ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadipoto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo nang higit, makampan namin ang iyong mga pangakong hindi malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inilulhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Noemi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Boaz. Mayaman ito at makapangyarihan. Sang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Noemi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz. Ilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot." Kasama ng mga manggagawang babae, tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth bilang pagbibigay galang at ang wika, "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagol si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala.
Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, ipinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan, purihin ng Panginoon. Binigyan kanya ng araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Bagintan niyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. At mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiling na kinalong, at inalagaang mabuti sa itinawag nilang Obed. Bala na'y sinabihan nilang nag-apo na lalaki si Noemi, si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang buon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Siya ay laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya ay laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Siya ay laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y may iisang ama, at kurum nati iisa si Kristo na anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumaim niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pereseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang mga inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga palaktera at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila
ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa lamang ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang taong nasa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa lamang ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibinababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong mahal na poong Jesus Nazareno ay ang nagpakilala sa atin na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, at ang Diyos ng mga propeta ay iisang Diyos natin. Siya ang Diyos Ama na ating minamahal at pinaglilingkuran. Siya ang bukod-tanging guro na ibinanggit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kaya po bilang ama, nais po ng ating Panginoong Diyos na tayong lahat magpakatotoo. Ito ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ang pagpapakatotoo. Maging puro at malinis ang ating intensyon sa araw-araw ng ating buhay. Nais ng Panginoon na ang ating hangarin at motibasyon ay palaging mabuti. At higit sa lahat, inaasahan niya sa atin na huwag tayong magpakitang tao lamang sa ating mga kilos at mga gawa. Sapagkat ito ang kadalasang ginagawa ng mga Pariseo at mga Saduseo at maging mga guro ng batas na napakagaling nila sa kanilang pananalita. Subalit kapos naman ang kanilang paggawa. Napakatalas ng kanilang mga binabanggit at sinasabi. Ngunit pagdating sa kanilang puso, nagkukulang sa awa at pagmamalasakit sa ibang tao. Kaya naman, nagbabala ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo na huwag nating tutularan ang kanilang pagiging mapag-imbabaw dahil gumagawa sila ng mga ritual ng Hudaismo upang iangat ang kanilang mga pansariling karangalan at kapurihan. Ginagawa nila ito upang magpasikat sa publiko dahil sa tingin nila sa kanilang mga sarili, sila ay angat, mas higit sa ibang tao at hindi pwedeng magkamali sa larangan ng batas. Kung inyo pong mapapansin, ang kanilang hangarin ay masama sapagkat naghahangad din sila ng hindi mabuti sa kapwa nila Hudyo. Kahit sa labas, parang ang tingin
na parakarangal ng kanilang mga damit at kasuotan. Ngunit ito'y panlabas lamang. Sa kaloob-looban nila ay inaagnas ito ng kasamaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, may mga pagkakataon din po sa ating buhay na ganito ang ating ginagawa. Na minsan, nagpapakitang tao din tayo para lamang matanggap ng ibang tao. Minsan din, hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili at ginagamit natin ang ating kakayahan upang lamangan, abusuhin at pagsamantalahan ang kabutihan ng ibang tao. Subalit hindi po ito ang itinuturo sa atin. Patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, hangad ng Diyos na maging dalisay ang ating mga hangarin. Uulitin ko po, ang nais ng Diyos maging puro at dalisay ang ating mga hangarin sa paglilingkod sa Kanya. Na kahit anumang hirap ng buhay, wala tayo dapat tinatapakang ibang tao. Na kahit maraming pagsubok, hindi tayo mag-iisip at maghahangad ng masama para sa iba. Lalaban tayo ng patas. Lalaban tayo ng buo ang ating puso. Dahil alam natin, kasama natin ang tunay na makapangyarihan at ang tunay nating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matiyaga sa kanilang banal na tungkulin, manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda, nalulumbay, at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pagaanin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangaming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sangamin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumagawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and deliver me from all my fears. Gustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kaniyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.